Isa sa mga isusulong ni Presumptive Vice President Sara Duterte ay ang pagbabalik ng sapilitang Reserve Officers Training Corps o ROTC para sa mga kabataang may edad 18 pataas. Sinabi niya na gagamitin niya ang Office of the Vice President para himukin ang House of Representatives at ang Senate of the Philippines na ipasa ang naturang batas. Ano nga ba ang maitutulong ng ROTC sa mga kabataan at sa bansa? At bakit nais itong ibalik ni Presumptive Vice President Sara Duterte? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Dalawampung taon na ang nakalilipas mula nang i-abolished o ihinto ang ROTC sa Pilipinas. Subalit karamihan sa henerasyon ng kabataan ngayon ay nakapagtatakang pamilyar tungkol dito. Ayon sa mga eksperto, malaki ang naging impluensya ng mga Koreano sa mga kabataang Pilipino at ito ay sa pamamagitan ng K-pop at K-dramas. Marami sa mga K-pop idols at Korean superstars na lalaki ang nawawala panandalian sa limelight dahil sa 2 taong military service. Wala pa rin peace treaty sa pagitan ng South Korea at North Korea magpahanggang ngayon, kaya't literal na nasa state of war pa rin ang 2 bansang ito. Ito ang dahilan kung bakit sapilitan ng ROTC sa South Korea nang sa ganun, laging handa ang mga kabataan sa posibleng pagsalakay ng North Korea sa hinaharap. Isa pa sa mga bansang may sapilitang military service ay ang Israel. Dahil sinakop ng Israel ang Palestine at inaalipin ang mga Palestino, nakahanda ang Israel na depensahan ang sarili nito mula sa mga Muslim na bansang nakapaligid dito. Parehong may banta ng digmaan sa South Korea at Israel. Ganito rin ba kapanganib ang sitwasyon sa Pilipinas para ibalik ang sapilitang ROTC? Ayon sa Department of Military Science and Tactics ng University of the Philippines Diliman, may 5 layunin ang Reserve Officers Training Corps: Lead, Shoot, Move, Navigate, at Communicate. Ituturo sa mga kadete ang mga konsepto na gaya ng military organization, military discipline, military customs and traditions, pagbasa ng mapa, basic M16 rifle training, signal communication, pagsasanay sa pamamagitan ng mga drill at iba pang aktibidad. Ang konsepto ng ROTC ay orihinal na nagmula sa bansang Estados Unidos. Sa pangunguna ni Captain Alden Partridge na isabatas ang Morrill Act of 1862 na may layuning magbigay ng militanteng pagsasanay sa mga Amerikanong mag-aaral ng paaralan. Uumpisahang sanayin ang mga mag-aaral upang makahulma ng mga dekalidad na sundalo na may sapat na kaalaman sa iba't ibang larangan. Noong December 21, 1935, nilagdaan ni dating Pangulong Manuel Quezon ang Commonwealth Act No. 1 o ang National Defense Act of 1935 upang maging sapilitan ang ROTC sa lahat ng mga paaralan at maitatag ang Philippine Military Academy o PMA. Nang sumiklab ang 2 digmaang pandaigdig, pinakilos ang mga kadete ng ROTC upang labanan ang mga mananakop na Hapon. Matapos ang digmaan, itinigil ang sapilitang ROTC dahil sa kakulangan ng pondo. Ibinalik naman ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang ROTC dahil naranasan niya mismo ang military program noong kabataan niya. Nilagdaan ni Marcos ang Executive Order No. 59 noong February 8, 1967 na ginawang sapilitan muli ang ROTC sa mga kolehiyo at universidad. Naging sapilitan ang ROTC hanggang taong 2001 nang mapalitan ito ng National Service Training Program o NSTP. Ang malawakang reforma na ito ay nagsimula matapos ang kontrobersyal na pagkamatay ng isang kadete na si Mark Wilson Chua, mag-aaral ng University of Santo Tomas. Dahil sa kanyang isiniwala tungkol sa di umano'y bulok na sistema ng programa, talamak na karahasan at panunuhol sa mga opisyal ng mga mag-aaral na gustong iwasan ang pagsasanay, si Chua ay biglang nawala at natagpuan na lamang na palutang-lutang sa Pasig River. Balot ng masking tape ang muka,
Nakagapos ang mga kamay at nakasilid sa carpet ang katawan. Ang pagkamatay ni Chua ang nag-udyok sa mga mag-aaral upang maglunsad ng malawakang protesta at signature campaign upang buwagin ang sapilitang ROTC. Nagtagumpay ang kampanyang ito at noong 2001, ni-revised ang ROTC at ginawa na lamang itong voluntaryo nang lagdaan ang NST Pilo. Nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang ipinangako na ibabalik niya ang sapilitang ROTC. Nabigo si Pangulong Duterte, ngunit nais itong ituloy ng kanyang anak na si Sara Duterte. Gayunpaman, bago pa man manalo sa pagkabise presidente, iba't ibang grupo at kandidato na ang pumalag sa hirit ni Sara tungkol sa kung papaano niya mas gagawing aktibo ang mga kabataan sa nation building. Isa na nga sa mga kumontra sa kanya ay ang nooy katunggali na si Walden Bello. Ayon kay Bello, tila gusto umanong ipagpatuloy ni Sara Duterte ang legacy ng kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte na armasan ang mga tao at turuan silang pumatay. Tugon naman ni Sara Duterte, ang 18 years old ay hindi na bata at ang panukalang military service ay pagtuturo din aniya ng pagmamahal sa bayan at hindi pag-aarma sa mga tao para pumatay. Iginiit din niyang kasabay nito ang hangarin niyang maisalang sa disaster preparedness ang mga kabataan para makatulong sa rescue operation sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Presumptive Vice President Sara Duterte, kakausapin niya ang Kongreso upang maisabatas muli ang sapilitang pagsali ng mga kabataang edad 18, babae at lalaki sa ROTC. Binigyang diin ng susunod na Vice Presidente na magiging susi ang ROTC upang maturuan ang mga kabataang Pilipino sa kahalagahan ng kahandaan sa panahon ng sakuna. Kayo o tropa, sang-ayon ba kayong ibalik ang ROTC sa Pilipinas? I-comment lang ang inyong opinion sa baba ng video nito. So that's it. Maraming salamat po at kita-kits sa ating next video.